pang malakas ang motor ba ni Honda ang hanap nyo? Baka si Honda Winner X ang para sa inyo. So in this video guys, syempre tatalakayin natin dito yung specs, features, at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. So ayun na nga guys, dumating na nga dito sa Honda Binus Marketing yung kanilang Honda Winner X, itong matte galaxy black metallic at itong matte meteoric red metallic. So dalawa yung kanilang ABS version dito guys, and meron din silang standard version. So kung if ever ayaw nyo ng ABS version, meron sila nung standard version. So kung natatandaan nyo guys, na-review natin tong isang color variant nito, which is yung Infinity Red, which is yung ABS Racing. Ayan. Since na-review na natin yun guys, same lang naman sila ng specs at features, yung pinagkaiba nga lang is yung color nila, no? So before ang lahat, dito na muna tayo sa kanyang technical specifications. So this Honda Winner X ABS is powered by 149cc, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, liquid-cooled, at may lakas na 11.5 kilowatts at 9,000 RPM and max torque of 13.5 Nm at 7,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, meron din siyang malaking fuel tank capacity na 4.5 liters. Uma-average siya ng up to 52.3 km per liter. So no wonder maraming gustong bumili dito sa motor na to kasi nga napaka-fuel efficient niya. So hindi naman tayo magtataka, it's because lahat naman ng mga motor ni Honda is talagang napaka-fuel efficient. Lalo na nung mga motor na pang pasada or pang araw-araw, no? Uma-average talaga sila ng 50 above. So this one guys, ang nagustuhan ko din dito sa motor na to ay meron na siyang tinatawag na bank angle sensor, which is isa yun sa feature nito na kung saan if ever magbabank to na mag-exceed ng up to 70 degree, automatic mag-shut off yung makina niya. And for me, goods na goods yan. So si Honda Winner X at saka yung si Honda GTR 150 lang naman yung naalam ko na may ganoong feature. And next, meron din po siyang tinatawag nung assist in slipper clutch. So if ever magda-downshifting kayo nito, smooth na lang, hindi na kayo yung parang tipong ngawit na if ever every time na magka-clutch kayo. At ang isa din sa nagustuhan ko dito guys, equipped na din siya ng ABS, ayan, anti-lock braking system, na kung saan if ever mag-high speed ka, mabilis yung takbo mo at magsasudden brake ka, makakaasa kang safe na yung braking system na to, hindi basta-basta maglalock yung wheels ninyo since equipped na siya ng ganitong feature. Kasi yung si Honda GTR 150 wala pa ng ABS, pero itong si Honda Winner X ay naka-ABS na. At syempre, kung gusto nyo naman na mas mababang presyo, meron silang standard version na walang ABS. Ayan. So, dito tayo guys, kung mapapansin nyo, wala kayo masyadong ibang makikitang decals dito, which is yung gold. So, ito guys, talaga nagpapapremium ng itsura niya. Meron siyang lining dito na gold, pati dito. And pagdating dito, wala kayong decals na makikita, kundi yung pangalan niya na Winner X. At naka-gold din siya. Then, pagdating naman sa kanyang cast wheel guys, ayan. So, naka-matte black siya, pero meron siyang lining na gold, maging dito sa kanyang suspension. So, sa headlight tayo, ayan. So, pagdating dito sa headlight, guys, makikita nyo naman na napaka-aggressive ng looks, napaka-sharp ng kanyang design. And for me, ito yung nagpapadagdag angas dito sa motor na to. Naka-two-tone siya, guys, which is matte black na fairings. Tapos dito, para siyang may texture ng honeycomb. Tapos ito, sticker din to. And pagdating sa kanyang lights, naka-LED na din. Turn signal is naka-LED na din. And for me, ayan, plus points yan sa akin. So, talagang napaka-modern na din talaga nitong motor na to. Suspension na ginamit is telescopic. Ayan, with single disc brake. Wavy yung design. And ABS. Single path piston brake caliper na Nissan. Golden. And meron siyang tire size sa harapan guys na 90 by 80 by 17. And tubeless tire na dito isang to. So, mini pumapako, hindi siya basta-basta mag-flat. Tapos, ito yung kanyang radiator guys. So, kung meron kayo mabiling aftermarket na pangharang dito, ay highly suggest. Kasi, pag once matamaan to ng bato-bato, UUP yan. No? Katulad din yan ng motor ko dati. Ibang brand lang yon, pero dahil nga medyo fragile yan, UUP yan. So, if I were you, bili na lang kayo ng cover para dyan. Tapos dito, ayun yung kanyang undercoil, guys. Good thing na meron siyang undercoil dito. Nang sa ganun, if ever dadaan nyo to sa off-road, syempre may mga batong tatama dyan. Hindi madaling matamaan yung engine ng motor na to. So this one is yung sticker ni Honda, yung brand niya of course. And kung mapapansin niyo dito guys, para siyang merong butas dito, no?
This one is for better aerodynamics, hindi lang siya basta design. And for me, goods na goods yan. And at the same time, para mas mapadali ding mapalamig yung makina. Ayan. Tapos, dito, sa kanya mga levers, naka-silver. Ayan guys. And mapapansin nyo talagang napakalambot ng clutch niya. Since equipped na siya ng assist and slipper clutch. And dito, naka-silver din. So, dito naman tayo sa kanyang dashboard. Pagdating sa dashboard, guys, equipped na siya ng fully digital instrument panel. Ayan, parang same silang dashboard ni Honda Supra GT-R 150. Ayan. Tapos, ang information dito, inverted din yung kanyang dashboard, guys. Instead na puti yung ilaw, is parang naka-navy blue. At saka yung kanyang mga numbers dito is naka-white naman. So, visible pa rin naman, ano. So, yung information meron dito, guys, is of course yung kanyang RPM, speedometer. Meron din siyang gear indicator dito. Trip A, time, kilometer ng natakbo, at fuel gauge. Pagdating naman dito, meron siyang dalawang button. So, pipindutin mo to if ever may gusto ka pang malaman na information dito kay Winner X. So, trip B, kilometer per liter ng tinakbo mo, average A, average B, at total ng kilometer na takbo mo. Ayan. So, kumbaga parang odometer. Tapos, meron siyang mga indicator dito kagaya ng turn signal, neutral, at ABS or anti-lock braking system. Tapos, yung kanyang high beam, low beam. Tapos, pagdating naman dito, sa buttons niya sa left side, high beam, low beam, ito yung kanyang horn, tapos ito yung kanyang turn signal switch. Sa right side is electric start since wala na po siyang, ayan, wala na siyang kickstart. Next, pagdating naman sa kanyang ignition, guys, equip na po siya ng keyless system. Ito yung key niya, pag binili niyo po ito, merong spare na isa. So, equip na siya ng answer back key at anti-theft alarm. So, isa yung safety feature na nilagay dito or security feature na nilagay dito ni Honda para sa ganun, hindi siya madaling manakaw since equip na siya ng anti-theft alarm. Tapos, pagdating naman sa kanyang seat, guys, napakaganda din. So, syempre, siya ay parang mala sporty na din itong motor na to. Hindi ka makakaasang generous yung kanyang seat cushion. So, dito, guys, maging sa kanyang stitches, para din siyang naka-gold. Pero, brown to, guys, no? So, talaga nag-proportion yung itsura ng kanyang seat sa itsura ng kanyang body. So, ayan, yung mga decals niya, which is gold. Tapos, dito, may nakalagay na liquid cooled dual overhead cam. Ayan. At ang nagustuhan ko din dito, guys, equipped na din siya ng charging port. So, ayan, kailangan nyo lang magpalagay dito ng aftermarket na phone holder para nang sa ganun, nag-charge yung phone niyo habang nasa rides kayo. Meron akong i-recommend sa inyo, guys, which is MotoWolf na phone holder. Kung interested kayo, ilalagay ko po yung link sa description box. And then dito, ito yung kanyang ignition, turning knob, tapos yung bukasan ng seat nandito. Ayan. So, check natin. Pakita ko sa inyo yung seat, guys. Kung ano yung mailalaman. Actually, wala kayong mailalagay dito kundi papers lang ng motor, pamunas na maliit. Tapos, dito nakalagay yung kanyang tools. Good thing, guys, meron na din siyang parang tour organizer dito. Ayan. Mas, ito yung kanyang fuel tank. So, ayan. Wala kang mailalagay dito, guys. So, kung trip mo lang itong gamitin, pang forma-forma, ayan, nire-recommend ko yan. Pero kung gagamitin mo siya, pamalengke, huwag na lang, guys, kasi wala kayong mailalagay dito. And sa side, ito yung itsura niya sa side, guys. Kita nyo naman, napaka-aggressive ng looks niya. Ayan, at medyo ma-edgy yung kanyang design. Pagdating sa grab bar, ganun din. Ayan, napaka-sharp din, guys. Hawakan to ng angkas kung ayaw niyang humawak sa iyo. And meron din pa pala ditong sticker, guys, na Honda. So, ipapakita ko din sa inyo, guys, yung tail light niya. Para makita nyo yung tail light niya kung gaano kastig. Ayan, sharp tail light na naka-LED at turn signal light na naka-LED. And of course, may ilaw pa rin ng plaka dito, guys. Para mas visible yung plate nyo sa gabi. Pag nagra-rides kayo, naka-reflector na din yan. Tsaka yung plate holder nyo. Tapos meron din siyang mahabang fender dito. Tapos, suspension na ginamit is monoshock. Swing arm suspension na kulay red. Ayan. Tapos meron din siyang chain cover dito. Ito yung kanyang swing arm, guys. And dito, sa kanyang disc brake, parang naka-wavy pa rin yung design with single path piston brake caliper. And yun na nga, ang brand ay Nissan. Tapos mayroon siyang mga rare tire size dito, guys, na 120x70x17 tubeless. So hindi siya basta-basta ma-flat if ever mapako. And for me, goods na goods yan. Ayan. Tapos ito yung kanyang tambucho, guys. May heat guard na din pang-protect sa legs mo, sa legs ng angkas mo. Foot peg ng driver. Tapos yung brake pedal. And pagdating naman dito sa kabilang side,
Ito yung foot peg ng angkas, foot peg ng driver, tapos yung cambia. And of course, pagdating sa side stand, hindi pa rin siya equipped ng side stand switch. Sa mga nagtatanong, meron po siyang 6-speed manual transmission. Ayan. So, ayan guys. So, ngayon naman, talakayin natin yung kanyang seat height kung kaya ba abutin ng height ninyo. So, sa mga nagtatanong regarding sa kanyang seat height, guys, meron siyang seat height na 795mm. Ayan. And kung mapapansin nyo, guys, medyo nakatiptoe tayo. Medyo mataas yung seat height niya. And pagdating naman sa ground clearance, meron siyang ground clearance na 151mm. Kaya naman, kung idadaan nyo to sa malalaking humps ng Pinas, eh, hindi naman basta-basta madaling matamaan yung ilalim na bahagi ng motor na to. And kung mapapansin nyo, guys, pagdating sa suspension, na-amaze ako kasi napakalambot na suspension niya. Napakaganda ng rebound. Hindi siya yung parang stiff na medyo matigas yung suspension. So, how much more kung may angkas ka, eh, talagang napaka-smooth na lang din ng play ng suspension na to during your rides. Ayan. So, ayan, guys. Ito yung itsura natin pag nakasakay dito kay Honda Winner X. So, naka-upright seating position tayo dito. Kaya naman kung ilo-long ride nyo to, hindi masyadong ngawit sa likod ninyo. Unlike doon sa mga naka-lean, naka-ganyan, nakakangawit yung dalhin sa long ride. Pero ito, relax lang. And guys, so kung may height kayo, like mga 5 flat, kaya nyo itong abutin. Hindi nga lang nakatiptoe kayo. Kasi nga sa height ko na 5'5", kita nyo naman guys, nakatiptoe tayo. Ayan. So, ano yung masasabi nyo sa motor na to, guys? Habay ba o wala? I-comment nyo nga sa baba. And syempre guys, sa mga interested dito, tatalakayin na din natin yung kanyang updated price. And nga pala, bago ko pa makalimutan, meron siyang timbang na 122 kilograms. So kahit lady rider, kayang-kaya na itong i-maneuver kasi medyo magaan lang naman to. Ay, ewan ko lang ha sa ibang lady rider, pero sa akin nagagaanan ako dito sa motor na to kasi nakapagamit na din tayo ng like 180 kilograms na motor. Yun, kayang-kaya natin how much more ito. So, for me, magaan na to para sa akin. Pero depende pa rin yan, guys, sa preference ninyo. So, ayan, check na natin yung kanyang price. So, kung interested kayo dito sa motor na to, guys, si Honda Winner X Premium Version Matte Black ay nagkakahalaga ngayon ng, ayan, 129,900 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 10,002 pesos. At mantis sa 3 years na 6,105 at rebates na 200. Anyway, meron kayong mapagpipilian dito guys na bracket, 6 months up to 36 months. Tapos meron siyang isa pang color na available which is itong matte red. Pero kung ayaw nyo nito guys, meron namang standard version. Ayan. So sa mga nagtatanong guys, if ever magda-down sila ng 50,000, 80,000, 100,000, I don't have any idea regarding sa kanilang computation. Kaya naman, kung ano po yung nakikita ko dito sa card nila, yun lang po yung kaya kong bagitin. Pero kung may katanungan kayo, further questions, ilalagay ko na lang po yung phone number, maging yung full address, para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. Anyway, this one is available dito sa Honda Venus Marketing, Sobrecar Street, Tagum City. At marami pa po silang motor na pwede nyo mapagpilian kung gusto nyo ng ibang klase ng motor ni Honda. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan tong si Honda Winner X Premium Version. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2024? I-comment nyo nga sa baba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe for more motorcycle reviews, price updates, at more features.